Magandang araw mga bata! Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa panitikan sa panahon ng mga katutubong Pilipino. Alam kong masisiyahan kayo muli habang binabalikan natin ang mga bugtong na natutunan natin sa mga nagdaang taon. Sagutin ang mga sumusunod na bugtong. Nanganak ang birhen, itinapon ang lampin. Anong sagot na ito? Saging. Kaisa-isang plato. Kita sa buong mundo. Ang sagot ay buwan. May iba't ibang uri tayo ng karuna-unang bayan. Ang una ay bugtong. Ito ay isang palaisipang nasaan yung pagdala. Isang pangungusap o tanong na may nakatagong kahulugang nilulutas bilang isang pailisipan. Ang halimbawa nito ay isda ko sa Mariveles nasa loob ang kalisikis. Ang sagot ay sili. Ang pangalawa naman ay salawikain o proverb sa Ingles. Ito ay karaniwang patalinghaga na may kahulugang nakatago. Karaniwang nasusulat ng may mga sukat at ugma kaya masarap pakinggan kapag binibigkas. Halimbawa na ito ay natutuwa kong pasalop kung singili na pupuot. Ang kahulugan nito ay magaling mangutang pero hindi marunong magbayad. Pangatlo naman ay kasabihan o saying sa Ingles. Ito ay hindi gumagamit ng talimhaga. Payak ang kahulugan. Ang kilos, ugali at gawin ng isang tao ay masasalamin dito. Halimbawa nito ay putak ng putak, batang duwag, matapang katna sa pugad. Ang kahulugan nito ay matapang lang dahil nasa sariling baluarte ang bata. Ang panghuli naman ay sawikain o idioma. Ito ay patambis, ginagamitan ng mga salitang eupemistiko, patayutay o idiomatiko upang maging maganda ang paraan ng pagpapahayag at hindi nakakasakit ng damdamin. Ang halimbawa nito ay mahabang kamay. Ang kahulugan naman nito ay magnanakaw. Marami ba kayong natutunan mga bata? Maraming salamat! Enjoyed and learned a lot? Please like and subscribe to our channel and don't forget to click the bell button to get notified whenever we post a new video.